Tapos, ang music kasi sobrang extended eh. Nag-evolve ang bawat music every year na pumapasok ang taon, nag-iiba ng mga bagong trending, nag-iiba ng mga bagong tugtugan. So, bilang veterano, bilang matagal na sa music, dapat inaaral ko pa rin yun. Kumbaga, until now na kahit na nakapwesto ko na dito sa industriya, inaano mo pa rin yun. Kumbaga, parang inaaral mo pa rin. Kailangan ko makuha yan kasi bilang, alam mo yun, yung bilang may cost, kailangan flexible din. Balansi ka sa tayo. Hello mga ka-off the record, nais lang naming ibahagi sa inyo na maaari nyo nang ma-avail ang discount gamit ang aming referral codes. Tingnan nyo lang syempre ang aming description box at ang pin comments para makuha ang discount galing sa aming mga participating partners. At syempre po, huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, mag-share, mag-comment at mag-like sa aming mga video. At kung meron po kayong kwento na sa tingin nyo ay pwede naming i-feature sa off the record, sabihin nyo lang po sa amin at baka sa susunod, kwento nyo na ang aming kwento. At huwag nyo kakalimutan, i-hit ang notification bell para sa susunod na video, ma-notify po namin kayo. Hanggang sa susunod, naka-off the record. Maraming po salamat. Peace. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito po tayo sa panibagong episode ng Off the Record. At syempre, isang tao na naman yung makakakwentuhan natin. At ito, kung tawagin siya, ay si Mike Cosa. Alamin natin ngayon ang kwento ni Mike Cosa. Direkta kay Mike Cosa, syempre. Mike Cosa, salamat sa iyong oras. Thank you. Na-ambush interview ka namin. So Mike, pakilala ka muna sa mga manonood natin. Yan, ako nga pala si Mike Cosa. Galing ako sa Wine and Seven Mouths, tapos ngayon, Partners in Wines. So, artist ako from Bilib. Then, ako'y taga-Tondo. Lito mong taga-Tondo. Isa akong rapper or artist. So Mike, simulan natin sa trabaho mo bilang isang rapper. Kasi sa akin personally, siyempre 46 years old na ako, mas bata ka pa pala sa akin, magpo 46 na ako. Pero matagal ko nang narinig si Mike Cosa. Pero dahil nga yung isip ko wala doon sa rapper world. Pero may mga kaibigan ako na nagra-rap, rapper din, pero lagi ko lang narinig Mike Cosa. Ano bang pinagdaanan ni Mike Cosa sa buhay? Ano bang pinagdaanan mo, Mike, bago ka naging rapper? Ayan, simpleng estudyante, ganun. Lahat naman dumaan sa, nag-aaral ako bago. At the same time, nag-rap ako that time. So, kung tatanungin mo kung kailan ako nag-start, siguro 2001. Sobrang tagal na nun. Kung kikwentahin mo ngayon taon, 20 years na yun. Kasi 2021 na ngayon. So, 2001, ako unang nag-rap. So, sumali agad ako na ng isang rap event, rap contest. So, isa ako sa mga nakuwang finalists. So, doon nag-start yung karera ko dito sa industriya ng musika. So, sumali ako sa lahat ng mga competitions. Tayo nagwawagi at nagsunod-sunod na yung mga recording, naglabas ako ng mga indie album galing sa mga underground music. So tuloy-tuloy lang, dire-diretso lang. Sobrang haba talaga ng pinagdaanan bago natin na makuha yung pinaka kinalalagyan mo. Kinalalagyan niya sobra. Mike, so 20 years na yun. Ilang years bago ka yung nakalampas sa unang stage ng kahirapan sa pinasok mong at pangarap na gawin. Ito ba dream mo ba talaga to dati? Oh, kumbaga parang kasama to sa goal na gusto kong marating. Syempre, fashion natin to at natin to, gusto natin to, passion natin to at gusto natin marating yung mga talagang mitingin natin kasi parang sabi nga nila, ang music kasi nasa mo na yan, nasa dugo mo na yan. Yung pagiging artist or rapper ko ay talagang likas na para sa akin. Pag nakakarinig ako ng music, parang hindi kompleto ang akin isang araw pag hindi ako nakakarinig ng rap, yung mga ganun. So sabi nga nila, masyado na itong addict sa musika. So
ayun, doon lang nag-start talaga yung karera talaga. Grabe. So, may time ba, Mike, na dumating sa loob ng 20 years na pagtsatsaga mo dito sa industriya na to? May time ba na parang sinabi mo, ayoko na? Parang hirap pala na ito? Ano yung challenge na pinagdaanan mo rito na hindi mo makakalimutan? Siyempre, sa umpisa, ganyan talaga. Parang ramdam natin na iniisang tabi lang tayo kasi nga hindi naman tayo yung top priority na artist. Parang sila kasi yung nasa gitna that time, ikaw yung nasa gilid. Kumbaga sa circle, lagi ka lang nandit sa hulihan, sa makatuwid. Marami kang pagdadaanan talaga, sobra. Hindi ka nila pinapansin. Kumbaga parang, andiyan ka na, naka-step ka, may sisingit pang isa. So, ganun talaga. So, sa nangyari na yun, kailangan kong mag-aral mabuti. Magpakadalubasa sa mga pagsusulat ng kanta. Kailangan kong ipakita sa kanila na meron din akong skills na kailangan ipamalas o ipakita sa kanila na yung isang may kosa, someday makikita niya ng tunay na talento. Mapapansin niyo yung talento, hindi dahil na marami akong kakilala, hindi ako marami na connected sa mga politiko, hindi ganun. Makikilala mo yung artist na to, si may kosa, dahil magaling to. Kumbaga meron tong magaling na lyricist. Isang magaling na sumulat ng lyricist. Composer. So Mike, itong 20 years mo sa ganitong trabaho, meron ka bang iba pa pang ginagawa bukod sa pagiging rapper? Ayun, dapat ano na ako. Hindi mo na itatanong, dapat police na ako ngayon. Na graduate sa kanag-aral sa Emilio Aguinaldo AYAC o si AYAC din sa UNF. So habang ginagawa ko yun, nag-aaral ako, nagrarap ako, kaso nga lang ginibob ko yung yung pag-aaral ko, pero graduate ako ng nakagraduate ka at, teka, kakat lang kita, sige, pareho tayo. Criminology rin ako. Pero hindi rin ako nag-police. At nakakatawa dito, nag-aaral din ako ng music sa UP. Pero dahil walang pera, hindi ko rin nagtuloy. Anyway, doon tayo sa kwento mo. So ito, anong year ka huminto? Ibig sabihin, di ba nag-aaral ka for 4 years na tapos mo? Anong year ka pumasok sa... Kumbaga, sumaybet ka ba? Habang nag-aaral ka, nag-rap ka? Anong year ka niyan? Noong 2001, college na ako, no? First year college na ako. Tapos 2002. Dapat graduate na ako ng 2004. Tapos bumaba. Kaya nga sa hindi ko sinasadyang pagkakataon, ang 4 years course na BS Criminology, kinuha ko yun ng 7 years course. Dahil nga sa music, wala tayong magagawa. Mas matindi ka, ako 5 years lang. Pero ikaw 4 years. Eh, siyempre, that time. 7 years na. No? Kumbaga that time, hindi naman kasi ganun kalaki yung mga salary ng ating mga airport. Kumbaga discarte lang din. At buti nga, naitawid pa rin kahit papano. Kumbaga, thank you very much na rin sa ating mga magulang. At ayun, napag-aaral nila tayo ng maayos. At ayun, so nangyayari yung mga time na yun, nag-aaral, pumapasok. Tapos at the same time, sinasamahan ng sulat, recording. Nag-i-guess sa mission yan, nagpupunta ako sa mga event na wala talagang TF. Kumbaga parang ano talaga, kahit pakain, wala. Kasi tubig, gastos pa ako. Kasi yung pupunta ka dun, syempre magta-taxi ka or kung anong way na pumunta ka. Gagastos ka talaga. Siyempre, may mga kasama ka pa. Shoulder mo pa yun. Yung mga ganun, pagkakataon. Pero, ganun pa man, siyempre, nalagpasan din natin yung mga ganun pagkakataon. At maganda na natin yan. So, tuloy-tuloy, ganun. Ganun ang nangyayari. Bali, Mike, itong, di ba, nag-graduate ka. Pagka-graduate ba, tapos hindi ka nag-police, ano sabi ng parents mo? Ano sabi airpads mo? Ayun, kumbaga parang, ano ba? Ganyan-ganan lang ba? Kasi hindi pa nila nakikita. Kasi ano yan eh, ang pansin ko sa mga rapper, kadalasan dyan, ang iniisip nila dahil sa kilos mo, parang nung mga panahon namin, kasi syempre mas matanda ako sa'yo. Pag banda ka, ibig sabihin, parang kang ano, tanga dyan, adik-adik ka dyan, may ganyan itsura mo, long hair ka na hindi ba itindihan. So ikaw, nung pagka-graduate mo, parang di ba sila parang nadismaya, na ano, gaano katagal yung point kung saan
parang buisit na yung magulang mo at hindi mo tinuloy. Hindi, kumbaga, doon pa lang sa 7 years na pag-aaral, buisit na sila ron. Oo, tumagal. Kumbaga, parang tumagal sa gastos, sa una sa gastos, siyempre. Tapos, pangalawa, siyempre, sa panahon, sana pulis ka na ngayon. Lagi, alam mo yun yung mga comparing sa mga kaibigan natin. Oh, but si ano, okay na yung buhay, ganun. So, ganun nangyayari. So, tumatak sa akin yun. Gusto ko kasi ipakita na ito yung music mo. Gusto mo. Ito yung ano, ito yung gusto ko. Uy, baga, ayoko niyan. Baga, gusto ko rin naman yun. Kaso nga lang, mas priority na rin yung music. Baga, ipapakita ko sa kanila na someday pagmamalaki niya rin ako dahil ito yung music ko na ito yung gusto ko kaysa dito. Ito yung pangarap mo. Like sa, from 1 to 10. 1 to 10 ha. Ito bang pangarap mo sa pagiging rapper o paggawa ng musika? So tingin mo, 1 to 10%, sana doon yung naabot mo sa paggawa ng music? Oo, siguro. Kasi kung 10, sabihin natin, 10, yung naarok ko na, naabot ko na, ano pa bang kulang? Or may panibago ka bang pangarap? Hindi, kasi syempre, kung anayin mo na natin, siguro nasa pagitan na ako ng mga 8 or 9. Tapos, ang music kasi sobrang extended. Nag-evolve ang bawat music. Every year na pumapasok ang taon, nag-iiba ng mga bagong trending, nag-iiba ng mga bagong tugtugan. So, bilang veterano, bilang matagal na sa music, dapat inaaral ko pa rin yun. Kumbaga, kung ano yung bago, until now na kahit na nakapwesto ka na dito sa industriya, inaano mo pa rin yun. Kumbaga, parang inaaral mo pa rin. Kailangan ko makuha yan kasi bilang, alam mo yun, yung bilang may cost, kailangan flexible din. Balansi ka sa lahat. Pwede ako dito, pwede ako sumama rito. Actually, mga bata na nga yung mga kasama ko, mga batang artist. Sino yung pinakabata ngayon na nakasama mo? Marami yan. Ex Badalio kasama. Sila Castro, sila Froji, sila Mark Maglas, ang Lost One, sila Nick Makino. Boom! Parang Neneng Bihang. So, ayun na yung mga kasama ko ngayon. So, ako na yung pinaka-huwis. Huwis na nga. Minsan, may tawag na nga sila Skasta na Angs. Angs na, di ba? Ano na ibig sabihin ng Angs? Ayos. O, iba na ano nila ngayon eh. Iba na ang linyahan nila. Yung kuya nga, kuis na. Diba? Oh, kuis na, oo. Oh. Yung uncle, angs na lang. So, ganun na yung mga, alam mo yun, yung mga bagong tawagan nyo. Dapat maanda po para nyo para masabi na, uy, okay pa si ano. Okay pa si Mike. So, anong difference, Mike, nung nagsisimula ka pa lang para sa ngayon na nakakasabay mo sila na mga bagong new blood yan eh. Yan ang mga new breed natin. So, malaking pagkakaiba. Umpisa natin sa industriya. Dati, ang gamit namin CD. Tape pa. Inabutan natin yung mga plaka. So, yung time na yun, yun ang mga gamit namin. Every time na sasala kami sa event, andala namin CD. Play namin. Minsan tatalon yun. 1,000 yan eh. May pagkakataon na yung music namin tatalon kasi nagasgasan. Oo. Pero this time, ang gamit na ngayon is USB na lang. USB na, MP4 na, no? MP4, MP3 na. Dati, that time, hindi tayo kailangan pumunta. Pagka may event, for example, kami magpapa-event, ang invitation ng event, nasa wall, sa mga pader, sa poste. Kailangan namin magdikit ng Xerox copy na meron kaming event. Event, old school talaga. Ipupunta namin to sa bawat hood. Sa Nakota, sa Caloocan, sa Malabon. Ang event natin ay nasa Tondo. Ipaparating natin sa lahat ng hip-hop doon na meron kaming event sa Tondo. Iba ngayon. Isang post ko lang. Facebook meron tayo poster. Tag ko sila. Alam na nila. Kumbaga, ang challenge doon, mahirap noon. Sobrang hirap. Di kagaya ngayon, madaling sumikas. Pag-trending ka lang ng one time, sikat ka na. Kaso ka lang, ang inaano natin dito, yung proseso. Hindi siya masyadong solido. Kumbaga, parang pag umakit ka sa taas, pag bagsak mo, wala nang sasalo-salo. Hindi kagaya nung dumaan ka, tayo ka sa hagdan. Sa proseso. Bawat bagsak mo, sasalo agad sa'yo. Kasi nga, dumaan ka sa, alam mo yung pinakisama mo lahat. Pinakisama mo kahit hindi mga artists, kahit mga fans mo na sila, kahit na lagi mo silang ano. Alam mo yun, kasi yung iba, hindi na alam yun, hindi na naranasan yung mga dalang klase na. Lalo nga dati, mahirap kumanta kasi magulo dati.
Kumbaga, pag pumunta ka sa isang lugar, may away pala. Kumbaga, may gang war. Ganyan yung wala nang gawin. Wala na. Pizza na lahat. So, nausa na ang peace. Ay, shoutouts to Mike Sweep, na nausa na ang peace niya. Yung kanta niya. Anyways, yun nga. So, mahirap dati. Sa ngayon, kumbaga, ikukumpara mo yung music sa proseso, mas madali ngayon. Yan. So, Mike, bago natin to tapusin, ano yung pwede mong maiwan na message sa mga kagaya mo na ang pangarap nila maging ganito, maging rapper or maging musician or kahit ano po man. Pero ito yung ginagawa nila. Ano bang the best word dyan na pwedeng i-suggest mo sa kanila? Kasi parang ang lagi natin narinig, follow your dream. Paano naman yung follow your dream? Saan ba tayo kuha ng pera, ng pagkain, ng pangbuhay sa pamilya, kung ano, di ba? Ano masasabi mo sa ganyan, Mike? Hindi, kasi para sa akin, ang pinakasusi talaga dito ay pakikisama talaga. Kahit na, alam mo yun, hindi ka wala kang pera, may pera ka, pero kailangan mo talaga makisama para, alam mo yun, sa mga tao. Kasi oras na marami kang pinakasama ang tao, dyan darating yung mga connection. Yung connection, bakit ka na nanatili dito sa industriya? Hindi naman sa sikat eh. Hindi naman sa pangalan. Sa connection. Dahil marami kang pinakisamahan. Hindi mo alam, itong taong to, that time, fans mo lang. Pero ngayon, mayor na pala siya. Itong taong to, nagpi-freestyle lang dati dyan. Hindi mo alam, si Skasta rin na pala. Yun sa mga ganun pagkakataon na noon pa man, kailangan mong gawin para dahan-dahan mong marating yung gusto mo. Hindi lang doon, kumbaga pakisama. Nandoon tayo sa kailangan mo rin sipagan. Kasi kung hindi mo sinipagan, baliwala rin. Mga wala. Kaya nga, follow your dream. Kailangan mo rin galawan talaga. Kumbaga, ano mo rin, dikdikin mo rin. Kailangan mong tiyagain. Hindi ito basta, kung gusto mong marating, hindi ito basta-basta na makukuha mo to ng ganun lang kadali. Kailangan mong, ano talaga, kung suyurin buong Luzon Visayas Mindanao para masabi na meron akong bagong kanta. Kailangan mong gawin yun. Kailangan pagtrabawan mo. Pagtrabawan mo. Kasi ngayon, mas madali nga yung way para makakommunicate ka. Sobrang. Mas masipag ka dapat. Sobrang dali na nga ngayon eh. Itatag mo na lang, i-PPM mo lang, boss, ganyan. Hindi mo pa magawa, di ba? Yung mga ganun. Tayo, mahilig tayo sa mga, sa social media, mahilig tayo mga, oy, kamusta kayo dyan? Mga musta na, oy, so thank you sa like ha. Oy, ang ganda ng comment mo, bro, ha. Ano ka talaga, makiki-interact ka. Ngayon, Mike, ilang rap song na ba yung nasulat mo mula nung nagsimula? Sa ilan na ba? Ako, hindi ko na mabilang, sir. Ilang album na yung na-release mo na? Dalawa sa underground, tapos isa ngayon sa mainstream. Ilan ng content noon? Isang album? Hindi ko... first song siya, siguro yung una kong kanta, 10 tracks, then yung pangalawa, 8, tapos itong huli, 6 lang. So, yun lang. Ayun, nasa YouTube siya lahat at mapapakinggan nyo. Maganda naman po. So, Mike, maraming salamat sa time mo. At syempre, bago tayo matapos, maraming salamat sa mga nanood ng Off The Record. At maraming salamat din dito sa ating COSA na si Mike COSA. At pinagbigyan tayo kahit papano, araw ng kanyang oras para sa kanyang misis at pinagbigyan niya pa rin tayo. Thank you Jessica sa oras. At sana po may nakuha tayong kahit papano maliit na aral sa mga shinare sa atin ni Mike COSA na hindi natin makukuha ang isang tagumpay nang hindi pinaghihirapan. At hindi porkit nakuha mo na is isigolaki ka na. Kailangan every now and then magiging constant learning. Kagaya ang ginagawa ni Mike COSA, dire-diretso pa rin siya sa pag-aaral na paggawa ng mga kanta at nakikipag-collaborate siya sa mga new breed para may matutunan din siya. Hindi dahil siya yung mga una, constant learning, yun ang importante na nakikita ko na shinare sa atin ni Mike COSA. At sa inyong mga nanonood sa amin sa Off The Record, thank you po ulit. At sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. At please, supportan po natin si Mike COSA. Mike, meron ka bang iba pang
i-shoutout o yung baka may apparel ka. Ano, ayan na. Ayan na mga boss. Ayan na. Check nyo yung page namin. My Game Apparel. Yung mga naghahanap ng mga hip-hop clothing brand. Ayan na. Check nyo lang po. Then subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Napaka-easy way lang. My Cosa. Click nyo lang yan. Alright. Pati yung page ko. My Cosa lang. Napaka-simple lang. Bro, meron ka bang babatiin na tropa dyan? Ayan na. Shoutout sa atin lahat ng mga tropa. Lucian Visage. Mindadao at mga taga-ibang bansa, ayan na, shoutout sa 187 Mobs, the Smob, sobrang marami pa kaming ilalabas ng music para iparinig sa inyo, walang katapusang musika to, dadaan ng mga taon, marami tayong mapapakinggan, at shoutouts ko na rin ang aking business, maliit na business, ayan na, may cause sa e-liquid, vape juice siya, for example, ayan na, yung mga juice niya, mga vape juice niya, Luzon Visayas Mindanao na lang, meron na po tayo, at check nyo na lang din yung page namin. Thank you very much. Yan, salamat po sa inyong lahat at sa hanggang sa susunod na ka-off the record. At kung meron po kayong alam na kwento na gusto nyong iparating sa amin at pwede namin i-feature dito, sabihin nyo lang po at baka sa susunod, yun na po ang kwento na aming ikukwento. Salamat bro. Thank you very much. Ingat ha. Okay. Thank you. Hanggang sa susunod.